Napakasama talaga ng ugali nitong Vice Presidente natin. Kitang-kita po natin sa nangyaring Senate hearing, ano? Yung the way she speak, yung kanyang mukha, yung aura, makikita ninyo na self-entitled talaga ito. Mukhang tama itong si Leila De Lima na feeling royalty. Itong si Sara Duterte, Christine Vlog, salamat po dyan, ha? Eh, bawal yata tanungin ito, no? Pagka hiningi niya yung pera, dapat ibigay mo. Ang kapal ng pagmumuka. Hindi naman nila pera yan. Pera ng taong bayan yan. Pag tinanong kayo, sumagot kayo. Hindi yung sasabihin nyo kagad, pinupolitika. Eh, wala namang pamumulitika sa question nitong si Senator Risa Ontiveros doon. Nagtatanong siya kasi 10 milyong piso ang gagastusin ng taong bayan para sa isang libro na sinulat nitong si Sara Duterte. Nagtataka ako, bakit kailangan maglagak ng 10 milyong piso para sa ganyang undertaking? Anong mapapala dyan ng taong bayan? Anak ng teting na yan, pakinggan po ninyo mga tol, ang napaka-aruganting Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte. Sa pagtatanong sa kanya kahapon nitong si Senator Risa Ontiveros, eh talagang lumalabas po ang kagaspangan ng pag-uugali ng tao na ito. Kaya hindi dapat maging pangulo ito mga tol. Ha? Magkaisa tayo sa 2028 na siguraduhin na itong walang kwentang vice presidente at isang gastador sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino. Nagtataka ako, gagawin niya itong ganitong uri ng libro. E siya nga mismo, bumabagyo dito sa Pilipinas, umalis sa araw ng pananalasa nitong si Bagyong Karina. Tapos sasabihin niya doon sa kanyang libro, sa panahon ng bagyo, tinutulungan yung kaibigan. Parang ganun din kwento eh, no? Ha? At anyway, bago natin puntahan ng mga detalye, sa ilang mga detalye sa libro na yan, panoorin po natin ang napakasamang at napakagaspang na pag-uugali nito pong Vice Presidente na si Sara Duterte kahapon. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. You see, mga tol? Siya ang nagpo-politicize dito. Alam niya yung mangyayari. Ano? Alam na alam niya yung mangyayari. Ginawa yung libro at nakapangalan doon, at ang libro na yon ay nandoon ang pangalan niya. At ito ay ibabahagi sa mga bata. At ang mga bata ay may mga magulang. At ang mga magulang ng bata ay mga butante na pwedeng bumoto sa kanya. Siya na mismo ang naglalantad sa sarili niya kung ano ang layunin ng libro na yan. Ano ba ang question sa kanya ni Senator Risa Ontiveros? Tinanong lang naman siya, para saan ang libro? Ano ang paggagamitan nito o kung ano man yung mga naging katanungan? Tingnan ko nga muna, balikan po natin yung naging katanungan ni Senator Risa Ontiveros tungkol dyan. Ha? Sandali lamang, para hindi ako maging chismoso dito. Puntahan po natin, saan ko ba nakita yun? Ha? Kay Live Awake Kayatan ba? Yung question. Ito. Diba? Ito lang naman yung tanong eh. No? Saan ang pamumulitika rito? Kung hindi politika ang nasa isip nitong walang kwentang vice presidente, hindi niya masasambit ang mga sinambit niya na yan kahapon. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilhin ng gobyerno sa halagang 10 milyon at i-distribute. Valid question yan, mga tol. Pwede niya namang sabihin, ang libro ay para sa isang magkaibigan. Ito ay i-distribute para po sa 100,000 kabataan, for example, kasi 10 milyong piso ang halaga. Eh, booklet lang ito.
Siguro di bababa sa 100,000 pieces 'yan. Ha? O ano ang sabi ni Sara Duterte doon sa tanong na 'yon? Tuloy natin yung video kung gaano kagaspang ang pag-uugali ng tao na ito. At yung mga bata na 'yan, may mga magulang na boboto at yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow at... Tingnan nyo yung mukha niya, mga tola. Ganyan ba ang presidente na gusto ninyo? Na bawal tanungin? Bawal i-criticize? Sama ng ugali, di ba? Nakmanteting talaga. Everyone in this room, a copy of the book. Sige! Madam Chair, hindi ko maintindihan niyo. Bigyan mo ng coffee. Yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Tama. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine, we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilingin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. You know, they have Madam Chair. Yes, Madam Chair. Ngayon, tuloy na natin muna. Alam ninyo, ginagawa tuloy siyang meme ngayon ng mga dilaw eh. O, tingnan nyo, itong si Richard Haydarian. O, ano yung ginawa nito dito sa kanyang programa? Panoorin ninyo, mga tol. Anak na teteng na yan. Mama Dog, lalabas ka? Sige, lalabas daw muna si Mama Dog eh. Palabasin muna natin. Kawawa na. Labas. Labas ng mga aso. Diba? Etong mga tao na ito, mga anti-Marcos ito. Pero dahil nakikita nila na si Pangulong Bongbong Marcos kahit paano, para sa kanila, ayon sa kanila yan ha, makatwira naman daw, eh sinusuportahan na rin nila. Pero siyempre, para sa atin, eh tunay ang malasakit ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Sara Duterte, nasaan ang malasakit nito? Nakunang teting na yan. Ulitin ko lamang sa inyo mga tol ha. Super Typhoon Karina, sinasalanta ng bagyo na ito ang kalakhang Maynila o buong Luzon. Ano ginawa nitong si Sara Duterte? Pumayang papawid papunta sa Germany at nagpakasarap doon. Sumama pa sa panawagan ng pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba kakapalan ng pagmumuka? Ganong uri ng vice-presidente meron tayo. Oh. Kaya nung tinatanong siya ng isang nilang kaalyado dati, ewan ko ngayon, talagang lumalabas ang kagaspangan din ng pag-uugali. Balikan po natin ang katanungan dito nitong si Senator Alan Peter Cayetano at ang ito pong kahambugan ng vice-presidente ng Pilipinas. Kung hindi kayo aalis dito mga didisit na mga tanga at bobo, lalo lamang kayo mai-stress sa mga madidinig nyo sa akin. Kaya I suggest lumayas kayo para hindi kayo nagkakaroon ng stress sa inyong mga sarili. Kasi paulit-ulit kong sasabihin na napakatambalustay ng vice-presidente natin ngayon, walang kwenta ang pag-uugali, at higit sa lahat, ewan ko kung anong word ang dapat kong gamitin, pero di ko na lang itutuloy para di tayo magkaroon ng problema. Sige, tuloy muna natin itong pakikinig at panonood dito. I'd also like to note that although as a senator, naintindihan ko si Senator Risa na syempre mas gusto kong cordial yung sagutan. But we also have to take into context that this is both legislative and political. Mm. And there are attacks against the Vice President regardless saan nanggagaling. So a little bit of latitude dahil we want kakampi man o kalaban to feel welcome. But I agree with Senator Risa naman na you know,
how do we make it more cordial, no? So, Madam Vice President, may I ask just one question? Actually, two eh. One, nag-lunch na po ba kayo? And, yes. Hindi makamove on, ano? Nagpapatawa na nga sana si Cayetano, pero masama talaga pag-uugali, kaya babanat pa rin talaga patuloy. Hanggang sa pagtatapos nga ng hearing na ito, bumanat pa rin siya eh. Nagtataka lang ako bakit na-aprobahan ng budget committee. No, sana yung 10 milyon, kinwestiyon na talaga nila ng todo eh. Senator Cayetano, nag-lunch na po ako. And I'm very cordial when it comes to international diplomatic relations. Ang layo, di ba? Lutang talaga tong vice presidente na ito, mga tol. Ang layo ng sagot. Nandiyan sila. Anong international community pinagsasasabi nito? Ha? Gusto nyo i-discuss natin yung West Philippine Sea. But... Sige nga. Sige nga, Sara Duterte, paki-discuss mo nga yung West Philippine Sea. Baka mas matuwa pa ang mga Pilipino kung yung isusulat mong libro o yung sinulat mong libro tungkol sa West Philippine Sea eh. No? Eh ano yung sinulat mong libro? Nak nang teting na yan ito. Isang kaibigan. Nilagay na lang nila to ng China at ni Kibuloy. Wala po yan. Pero ito lang yata talaga. Isang kaibigan. Kwento ni Inday Sara Duterte. Tapos, ang napansin dyan ng ibang mga netizen, eh ito. Ayon po dito sa post ng Philippines Defense Force Forum, so the book is about Quago, whose home was damaged by a typhoon, and her friend Loro, who helped repair Quago's home, symbolizing a friendship that's always there in times of need and will never disappear. Ironic, considering the author disappeared to another country at the height of Typhoon Kargina. O basahin niya natin yung ilang parte, yung excerpt nito pong libro. Quago. Kunyari, si Sara tayo. Quago. O, Jonathan Dionisio, ha? Kunyari, si Sara ako, bakla. Quago. Kaibigan. Malumanay na sabi ni Loro. Ang bagyo ay panandalian lamang. Nandito ako upang tumulong ng muling itayo ang iyong pugad habang inaayos natin ang iyong tahanan. Bakit hindi ka muna sa akin tumuloy? Magkasama nating hintayin ang muling pagyabong ng iyong mahal na puno ng mangga. Parang ang sakit yata pakinggan ha. Tuloy lang natin. Napaluha si Quago. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pasasalamat. Lord, ikaw ay tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan sa panahon ng unos ay higit na mahalaga kaysa sa 1,000 kaibigan sa panahon ng kasiyahan. At sa gitna ng kahirapan, 2 ibon ang magkasamang nagtulungan, hindi lamang para muling itaguyod ang isang pugad, kundi para patunayan na sa oras ng pangangailangan, ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman maglalaho. Napaka-ironic mga tol. Sinusulat ni Sara Duterte ang mga bagay na ito, pero siya mismo sa panahon ng pangangailangan ng mga Pilipino na itinuturing siyang kaibigan, wala siya rito. Anak ng teteng na yan. Ngayon, yung buod ng balita, reaksyon na po natin. Ito po ang balita tungkol po dyan. Kali-kaliwang banat ni Vice President Sara Duterte sa mga anyay gustong sumira sa pamilya Duterte at kabilang dyan ang mga nagbabalakumanong patalsikin siya sa pwesto. Habang sa pagdinig naman ng Senado, nagkasagutan sina VP Sara at Senator Risa Honteveros at nagkaungkatan pa ng nakaraan. Narito ang aking report.
Kakaunti lang yung nanonood sa atin. Share, share mga tol. 1,039 lang yun. Inaapi tayo ng didisit kanina. Sabi 100 lang ang nanonood. 1,041 lang ang nanonood. Ay, 978 na lang tuloy. Ha? Share, share po tayo mga tol. Share, share. Tuloy natin ito. Hinihinging mahigit 2 billion pesos na pondo ng Office of the Vice President ang binusisi kanina sa pagdinig ng Senado. 10 milyong piso ang pondong ilalaan ng OVP sa children's book na Isang Kaibigan, written by Vice President Sara Duterte. Ipamimigay raw yan sa mga bata. Tanong ni Sen. Risa Hontiveros, ilang libro ba ang bibili ng OVP? At ano raw ba ang kwento nito? Pero napaka-valid na question nun, ano? No? Ilang libro? Pwede niya naman sagutin kung ilang piraso. Bakit nasasabihin pinupolitika kagad siya? Ngayon, ang argumento ng mga tanga at bobong didisit, sino daw ang nagtatanong? Kaya nga may oposisyon. Di ba? Alam naman, tanungin ka lang ng tanungin ang kakampi mo. Kung ayaw ninyong matanong, huwag kayong manungkulan sa gobyerno, ganun lang kasimple yon. Magbitiw ka na bilang vice-presidente kung ayaw mo matanong. Pero ako, naniniwala ako, kahit walang sinasabi ang mga kongresista na ma-i-impeach itong si Sara Duterte, ako naniniwala ako sooner or later, merong mga individual or grupo ng mga individual na magpapile ng impeachment complaint dito sa walang kwentang vice-presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte. Pero ang tanong na yan, minasama ng vice at tinawag niyang pampolitika. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga... Yan ang plano nila, mga tol. Yung plano nila, sinasabi ni Sara Duterte, politika ang layunin. Buti-buti-buti na yan, oh! Di ba? Shout out ka muna dyan. Di ba? Ang ganda-ganda na. Yan. Malinaw, mga tol, na politika ang nasa likod talaga ng libro na yan. Kasi yun ay yung sinasabi niya eh. Sabi nga, ang taong guilty, defensive. O yan, ganyan itong si Sara Duterte. Yung kanyang sinasabi, yun talaga yung layunin nila. Parang yung dahilan niya nung nakaraan, di ba? Sabi niya, pagkakalaban mo sa politika, i-eliminate mo. Ganon sila sa Dabao siguro. I-eliminate nila. Pero mukhang literal na i-eliminate eh, kasi ang daming namamatay sa Dabao eh. Mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Sa kabila ng paratang ni VP Sara na namumulitika si Hontiveros, mismong ang bise ang nag-ungkat ng kwentong politika. Diba? Madam Chair. Sinong namumulitika ngayon? Siya. Saka ganito yung mga uri ng tao na pagka nakatulong, talagang bubulat-latin nila yung tulong sa'yo. Tanawin mo itong utang na loob. Nak ng teting ng mga public servant na uri na ganyan. Na kung tumulong kayo, tulong yon. Hindi para tanawin na utang na loob for lifetime na kahit mali na ginagawa ninyo, hindi na kayo pwedeng questionin. Kasi pinalalabas niya rito, tinulungan niya si Risa Hontiveros. Ngayon, binanatan ni Risa Hontiveros si Rodrigo Duterte. Pagka mali na, hindi pa pwedeng banatan dahil tinulungan ka. Ganun ba yon, Sara Duterte? Ang dami-daming pagkakamali ng tatay mo, kaya ngayon, nasa gitna siya ng kontrobersiya. Kaliwat kanan. Particular, dyan sa House of Representatives, di ba? Pogo. Drugs. Naka-attach palagi. Extrajudicial killings. Yung pangalang Rodrigo Duterte.
hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this. When emotions are high, intelligence is low. Kasi galit na galit siya rito eh. Hindi niya lang mailabas eh. Kaya nakakabobo-bobo ang mga pinagsasasabi, di ba? Yan. Kaya pagka makikipag-argumento ka, dapat relax ka lang. Mahirap yung pagaganahin mo yung init ng ulo. Hindi ka makapag-isip ng tama. Tingnan nyo tuloy yung mga lumalabas na kataga sa kanya mga bibig dito. Kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator... Tama yung sinabi ni Pido Dido 1669, no? Ang utang na loob ay di tinatanim. Tama yan. Sa kapag tumulong tayo sa tao, tulong dapat. Ngayon, kung hindi yon i-return sa atin nung tinulungan natin, huwag nating isumbat ng teteng tutulong-tulong tayo tapos manunumba. Ang linaw na panunumbat ang ginagawa dito nitong si Sara Duterte. Ha? Di ibig sabihin, uulitin ko lamang, kapag ka tinulungan kanila, kahit mali na yung ginagawa nila, wala kang karapatan na questionin ito kasi tinulungan kanila. Ganon ang paniniwala nitong mga Duterte na ito, particular itong si Sara. Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya? Dalawa, Madam Chair. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Panunumbat, yan ang ugali mo. Ulitin natin, kahit nakatulong tayo sa tao, kapag kamali ang ginagawa natin, hindi obligasyon ng tao na yon na hindi tayo questionin o sitahin sa ating mga pagkakamali. Anak ng teteng na utang na loob na yan. Nagsangasanga na ang issue. Ang tanong, tungkol nga ba saan ang librong Isang Kaibigan? Kasi pinopolitika ni Sara Duterte, kaya nagkasangasanga. Sa uli, sinagot din niya ni VP Sara nang mamagitan na si Finance Committee Chairperson Grace Poe. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napakasimple. Simpleng tanong. Simpleng tanong, simpleng sagot. Wala sanang ganitong issue ngayon. Kung sinagot niya lang yung katanungan ni Risa Ontiveros tungkol sa kaibigan, o ilang piraso, 100,000 pieces for example, di wala nang magiging ganitong eksena. Siya yung nagpolitika eh. Kukwentuhan niya pa yung mga nandyan sa hearing na ganito kasi yung nasa isip ni Risa Ontiveros eh. Pangalan ko nandoon, ibibigay ito sa mga bata. Yung mga bata may mga magulang. Ang mga magulang ay butante at maaaring bumoto. O, sino ngayon ang namumulitika? Malinaw na si Sara Duterte. Hindi itong si Risa Ontiveros. Dapat simpleng sagot. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Okay. Yun, no? Tama. No? Yun ang mahirap kasi dito kay Sara Duterte. Feeling entitled talaga eh. Ha? Kailangan siya yung sentro palagi ng atraksyon. Hindi mo pwedeng questionin. Noong Nobyembre, nauna nang sinabi ni Duterte na ang naturang libro ay tungkol sa isang ibon na minsang binansagang agila. Nawalan siya ng mga kaibigan, pero merong isang bumalik. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, muling nagkasagutan si VP Sara at Ontiveros nang muling ungkati ng bise ang usapin ng politika, kahit ang usapan ay tungkol sa mga programa ng OVP. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. While VP Sara is in power... Ayan, walang relasyon yan sa budget hearing. Pero bakit niya binobrought out yan? Siya ang namumulitika mga tol. Malinaw na malinaw yon. Tanga na lamang at bobo ang hindi maniniwala na ang tunay na namumulitika rito hindi si Risa Ontiveros kung hindi si Sara Duterte.
threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas. Okay, hanggang dyan na lamang mga tol. Kasi yung mga sasabihin naman ito, Sara Duterte, panunumbat na naman eh. Sasabihin niya na naman, siya daw yung nilapitan ng mga Marcos at hindi daw mananalo ang mga Marcos kung hindi daw sa tulong niya. Ngayon mo patunayan yan sa darating na halalan sa 2028. Kung talagang malakas ka, tumakbo ka sa pagka-presidente at ipanalo mo sa tulong ng mga tangang bobo na didishit kung mananalo ka. Yan, kina-challenge natin si Sara Duterte. Tumakbo ka sa pagkapangulo sa 2028. Tingnan natin kung mananalo ka without the help of PBBM supporters and Marcos loyalists. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Salamat sa 1,189 watching from Facebook and YouTube. Oh, keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.